si panaw, sila nawa ay sinayan ng ilaw na walang hanggan. Pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Kapayapaan kailanman, ang igawad ng may kapal sa lahat ng nagsipanaw, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 2 ng Nobyembre. Pagunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Isama po natin, mga kapatid, ang pag-alaala sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Sa araw na ito, ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Kabilang narito, ang mga minamahal nating nauna na sa atin. Ipinakakahulugan ng ating panampalataya sa kasamahan ng mga banal ay nihulugan na ating pagsasama ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Silang mga nasa langit ang tagapamagitan natin sa Panginoon. Silang mga nililinis pa ng ang kaluluwa ay nakikinabang sa ating mga panalangin. Lalo na sa Eukaristiya na inaalay para sa kanila. Puno ng pag-ibig, ipinalangin natin silang makapiling na ba ng ating Panginoon sa kanyang kaharian upang tayo may marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, tingin mo ang aming mga kahilingan upang sa papahayag ng aming panampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa
sa akala ng bawa ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpapanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya at hindi rin makaririnig ang kanilang taenga ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagkatiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay.
wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kamtan ang langit na kaharian, pamana ng amang mahal. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong hayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa Anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin na naugnay sa pamamagitan ng ibang social media platform gaya halimbawa ng TV Maria, ng YouTube, ng Facebook, ng X, ng Instagram at TikTok, ang lahat ng ating misa ngayon ay para sa paggunita sa lahat ng mga yumao o lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Gaano ba kahalaga ang ating pakikiisa sa lahat ng mga yumao, lahat ng mga namatay o pumanaw? Bilang Asyatiko o mga taong nagmula sa Asya, napakalaki ang ating ugnayan sapagkat nasa kultura po natin na mahalaga ang mga membro ng pamilya, ang mga kaibigan natin, kahit na sila'y pumanaw o sila'y wala na, sila'y mahalaga pa rin at mayroon pa rin puwang sa ating puso ang kanilang alaala kung sila'y namatay na. Ang ibig sabihin dito, napakahalaga sa atin ang bawat isa, patay man o buhay, lahat ay mahalaga. Pero higit sa pagpahalaga natin sa mga pumanaw na, nang tayo'y naugnay na sa pananalig sa ating Panginoong Hesus Nazareno, tayo ay nabigyan ng isa pang biyaya na hindi lang pag-alaala,
hindi lang pag-ugnay ng ating mga puso sa mga yumao natin mga kapatid. Tayo ay binigyan ng pag-asa na magkita-kita muli sapagkat mayroon tayong pananalig at itong pananalig ay totoo, ang pagkabuhay muli. Pagkabuhay muli, resurrection. Sa salitang Hebreo, dahil ang atin pong Panginoon ay Hebreo-Hudyo, ang pagkabuhay muli ay tikoma. Tikoma mula sa root word na kom. Ang kom ibig sabihin tumayo. Ang isang namatay, pagka ito'y tumayo na, nabuhay muli. Kaya tikoma, nabuhay muli. Pero ang ating ebanghelyo at ang ating panawang pagbasa ay nasa koinokona Grego, lumang Grego, ang pagkabuhay muli ay anastasis. Anastasis mula po sa anastimi. Ibig sabihin ng anastimi, tatayo. Kaya sa English, mayroon tayong tinatawag na resurrection. Resurrection, ibig sabihin, pagtayo din. Iba sa ating mga Pilipino na pagkabuhay muli. Ibig sabihin, nabigyan ng bagong buhay. Ibig sabihin na hindi na ang kamatayan, ang siyang nananalo. Ang kamatayan ay natalo na. At tama yung sinasabi sa ating mga pagbasa ngayon. Sa ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, dalawang beses, sinasabi niya, versikulo 39 at 40, na ang kalooban ng nagpadala sa Kanya, buhayin sila sa huling araw. Versikulo 40, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, uli, na ulit, ang lahat ng nananalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po, makita natin na mayroong pagkabuhay muli at ito ay ang buhay na walang hanggan. At kung tayo nananalig dito, napakahalaga po ito sa atin. Kaya, tama po yung sinasabi ng ating minamahal na Santo Papa na ngayon ay santo na, si Juan Pablo II. Sinasabi niya, tayong mga Kristiyano, tayo ay mga mamamayan ng nabuhay muli. At ang atin pong himno at awitin ay ang Alleluia, Resurrexit Domine. Ibig sabihin, tayo ay laging nagpapahayag na buhay ang Diyos at nabuhay muli upang tayo rin na nabinyagan, ayon pa sa ating mga pagbasa, nabinyagan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay namatay at tayo nakiisa sa kanyang kamatayan. Nung siya ay namatay, tayo rin ay nakiisa sa kanyang pagkabuhay muli at tayo ay magkaroon ng panibagong buhay at tayo magkaroon ng pagkabuhay muli. Yung pong lahat na mga nanalig at umaasa at nagkaroon tayong panampalataya na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhay muli, pumalakpak ng mas malakas pa sapagkat hindi pala sayang ang buhay. Ang buhay natin ay mayroong buhay tayo tapos sa kamatayan, mayroon tayong tinatawag na pagkabuhay muli. At dahil mayroong pagkabuhay muli, lahat ay may saysena. Dahil mayroong pagkabuhay muli, lahat ng ating pananalig sa Diyos, lahat ng ating ginagawa sa pagsasaksi sa buhay, pananalig natin gaya ng panalangin, gaya ng paggawa ng mabuti, gaya ng ating paghatid ng kung anumang ating nilulog na Panginoon at mga debosyon. Lahat ng ating pagpapahayag na mahal natin ang Diyos ay mayroong saysay, ay mayroong kabuluhan sapagkat napatotoo ng Panginoon na hindi ang kamatayan ang siyang may pinakahuli na salita, bagkos ang Panginoon na nabuhay muli.
Palakpakan po natin ang Panginoon na nabuhay muli at tayo ay umaasa na lahat ng mga kapatid natin na pumanaw na ngayon ay ginugunita, nasa daan pa sila sa paglilinis. Itong paglilinis, purgatorium, hindi po siya estado, hindi po siya lugar. Siya ay proseso ng paglilinis sapagkat hindi pa karapat-dapat ng isang kaluluwa na makakit sa langit sapagkat mayroon pang pagkukulang. Kaya kinakailangan ng ating mga pamisa, kinakailangan ating mga panalangin at ating idunulog sa Diyos na ang kanyang awa at habag ay may ibigay sa kanila upang ayon pa sa Salmo, masapiling na rin tayo sa Panginoong Mahal na laging nabubuhay at ayon pa sa Aklat ng Karunungan na parang tayo ay mamumuhay kasama niya sa kanyang pag-ibig sapagkat ang mabuti at mawain ay kanyang hinirang na para ba itong apoy na nagbibigay liwanag. Kaya po, tayo ay hindi nagkaroon ng tinatawag na buhay na hanggang doon lang sa mundo. Hanggang dito lang sa mundo. Mayroon tayong pag-asa dahil mayroong pagkabuhay muli. Napakahalaga ang tikoma, anastasis, ang resurrection, ang pagkabuhay muli para sa atin. Paano po natin ito pahalagahan? Una, dapat po nating tingnan na kung tayo'y nananalig sa pagkabuhay muli, ito dapat ay magbigay ng saysay at kahulugan ng ating buhay na hindi po tayo basta't masabi na tapos na ang lahat kung namatay ng isang tao, bagkos dahil sa ating Panginoong, tayo ay magkaroon buhay na walang hanggan. Pangalawa, tayo ay dapat aasa ng may pag-asa. Ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa na ngayon at pagkatapos ng buhay dito sa mundo, hindi po natatapos doon sa sementeryo ang buhay, bagkos tayo ay sagipin ng Panginoon at magkaroon ng panibagong buhay. Pangatlo, na ito ay nanawagan sa ating pananalig na kakaiba. Hindi yung pananalig na makitid na pananalig, hanggang dito lang tayo sa ating debosyon. Hanggang dito lang tayo nagsisindi ng mga kandila o di kayo nagdadalam ng mga bulaklak doon sa sementeryo. Tayo ay kailangan ng pananalig na masigla na tayo ay maging kagaya rin ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa darating ng panahon sapagkat tayo makiisa sa Kanya. At pang-apat, kailangan po nating tingnan na ang kamatayan ay nagapi na o nagapo na. At dahil ang kamatayan ay natalo na, ang kasama nito na kasalanan ay namatay sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At kung tayo nanalig sa Kanya, ang ating pakikiisa sa Kanyang kamatayan ay pakikiisa din sa Kanyang pagkabuhay muli upang tayo ay magkaroon ng panibagong buhay, buhay sa langit, buhay na masaya. Gusto ba natin na masaya ang buhay? Itaas ang kamay yung gustong mabuhay sa langit. Pumalakpak na malakas kapag tayo ay gusto sa langit at naway tayo ay magsama-sama doon kasama ang ating mga minamahal at mga kaibigan at mga banal na ating mga minamahal din. Panglima, ito ang pagkabuhay muli ay sentro ng ating pananalig o panampalataya. Hindi po siya na basta't isa lang bahagi ng ating
katikismo o dogma. Sentro siya sapagkat kung tayo'y nananalig at nagnilay-nilay at naniniwala na mayroong pagkabuhay muli, ang ating kaligtasan ay tiyak na. Dahil ang ating pagkabuhay muli ay ating pakikiisa sa ating Poong Hesus Nazareno na nabuhay muli at tayo ay kailangan rin na magsakripisyo tulad niya, na tayo rin, gaya ng sinabi niya, kung sinong gustong sumunod sa akin, iwaksi ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross. Gusto niyo bang papasan ang cross? Baka gusto lang tayo ng easy-easy na buhay. Pagka mayroon ng cross, bit-bit, dala, pasan ng ating Panginoon ang cross, parang ayawan na natin ang mga pagsubok ng buhay. Ayawan na, iniiwasan natin. O dili kaya, basta sinasabi na lumalayo tayo sa mga cross sa buhay. Samantalang kailangan natin itong pasanin sapagkat ang pagpasan ng cross ng ating buhay ay ating tagumpay na gaya ng ating Panginoong Hesus na sa'yo na nabuhay muli, tayo rin ay magkaroon ng kagalakan sa kanyang pagkabuhay muli. Nasa atin lang na tayo may kiisa sa kanya sa pamagitan ng ating pagbabago, sa pamagitan ng ating pagbabalik loob, sa ating pagmamahal sa Diyos higit sa lahat, sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao ng pagmamahal sa ating sarili, at sa pagkaroon ng buhay na ayon sa kanyang mga turo o tayo tumatalima sa kanyang kalooban upang tayo ay hindi mapalayo sa Panginoon. Kailangan natin ang humugot ng lakas sa Panginoon. Kailangan natin ang buhay na mayroong pag-asa sapagkat kung nananalig tayo sa Panginoon, tayo rin ay makatanggap ng kagalakan ng pagkabuhay muli. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaw sa luna ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, Sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang panampalatayang ito. Tulungan natin ang ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan naman ito. Sa ating pagtugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan naway, hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal.
Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ama kaluluwa ng mga hindi nakakilala kay Kristo nung sila'y nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Sa tahimik, idulog natin ang ating mga sariling kahilingan. Huwag kaligtaan ang panalangin para sa miyembro ng inyong pamilya at mga kaibigan at mga taong walang nakaalaala. Panginoon ng buhay, niyabilin namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa na mga naghintay na makabahagi sa malhating muling pagkabuhay ng anak, ang aming manurbos na buhay at naghari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Panginoong Jesucristo, Hari magpakailanman, iligtas mo ang iyong kaluluwa ng iyong maong tapat sa iyo. Sa pasakit ng impyerno at sa pook ng kalaliman, iligtas mo sila sa kadiliman. At nawa dalhin sila ng iyong anghel sa tayo na po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ay mga alay ay iyong kalugdan upang mga pumanaw aming akyat sa kulatian sa piling na iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasyan niyang kusang mamatay upang sa dali ng aming pagpanaw, sinuman sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkup at pagmamahal. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa karakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang kanyang awa at habag sa mga pumanaw, sa mga kapwa nating mga nananalig sa Kanya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang kukupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubilin, managaling na utos sa turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, iyon siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Ng buong silaya nawa ng liwanag na walang hanggan ng yumaong mahal kasama ng mga banal sa gitna ng paghihirap. Tinawag ko Panginoon, kaya poon ako'y dinggin pagkat ako'y tumatago. Dinggin mo ang pagtawag ko ng iyong tulong. Dakilang awa ng poong silaya nawa ng liwanag na walang hanggan ang yumaong mahal kasama ng mga banal.
ng aming kasalanan. Lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit inyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo kami upang sa iyo ay matapos. Sa dakilang awa ng Poon, silaya nawa ng liwanag na walang hanggan ang yuma ong mahal. Kasama ng mga banal, sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, iyaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa. Sa serenong naghihintay sa pagsapit ng umaga, sa dakilang awa ng Poon, silaya nawa ng liwanag na walang hanggan ang yumaong mahal. Kasama ng mga banal. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat na lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog po ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina at tuklasin. At sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan po ng Iloilo kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to November 28. At para po sa mga karagdagang impormasyon, makipag-unayan po sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito po ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga po ng 20 pesos. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang mga yumaon naway makarating
sa iyong tahanang mapayapa't maningning, pakundangan sa pinagdiriwang naming pagkabuhay ni Hesus Kristo, na naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung ka bang loob po kaming nanalangin at kami ng makaawang kalugano po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ang buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Maapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Hesus na sa iyo. Ngayong ginugunita po natin ang lahat ng pumanaw ng mga Kristiyano, ng mga kapwa natin. Maraming salamat kayong narito at kayong naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus na sa iyo. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa natin manghirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Away ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksikliglig at ng umapaw. Kailangan natin ang dasal at panalangin at walang pinakadakilang panalangin. Wala ng iba kundi ang banal na misa para sa ating mga kaluluwa upang sila'y maiahon mula sa paglilinis, upang sila'y makapunta din sa kalangitan. Ngayon po ang maringal na pagbabasbas sa pagdiriwang natin sa mga yumao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao ay siyang nawang magpala sa inyo na nalig sa pagkabuhay ni Hesus Kristo sa pagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpakailang magpasa walang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng dumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa iyong panampalataya sa pagkabuhay ni Hesus Kristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayin kapiwan pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal
mahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iniwalhati ka namin.